calculate the boiling point of a solution, ayan na, take note ha, boiling point of a solution made from 15 grams of calcium chloride in 100 grams of water. Okay, so given the molal boiling point of water, which is 0.512 degrees Celsius over M. Okay, so sulat muna natin yung given. Parang ganun din yung ginawa natin kanina. Okay, so we have here the given. Ang given natin dito is 15 grams. Okay, so we have the mass of the solute, which is 15 grams. Okay. We also have the mass of solvent, which is 100 grams. Okay? Anong next step natin? Okay, so pag nakuha natin yan, alamin natin yung formula. So, yung formula na gagamitin mo dito, so if this is boiling point elevation, so boiling point elevation. Okay, this is for electrolyte. Okay, kasi dito we have CaCl2. Okay, so we have I, KB, capital K, BM. Okay, so analyze natin. Ilan kaya yung I natin dito? Okay, since we have CaCl2, okay, pag na-ionize yan, we will have Ca positive. Tama, CaCl2. Ayan. So, kapag magiging Cl, ayaw na. Oops. We have Cl2. Ayan. So, mali. Asan yung eraser? Okay. So, yan ay, this is, ano ba tayo yun? Ca2 positive. Naging ions na pala siya. Ayan. Ca2 positive and this is Cl negative. So, balance natin yung equation. Meron kang isang calcium, meron kang dalawang calcium. So, dalawa to. So, ilan nga lahat ng particles na na-form? Ilang cation? Isa. Ilang anion? Dalawa. So, therefore, ilan merong particles? Tatlo. So, therefore, your I here, given I, your I here is 3. Okay? Pwede na ba tayo mag-solve? Very good. Hindi pa. Ito na naman, no? Okay, so medyo mahaba-haba na naman to. Kaya natin yan. Sabayan nyo ako para ma-practice kayo. Okay? So, convert muna natin, kuwarin natin yung mole nito. Tapos, convert natin to into kilogram. Okay? Yun yung target natin muna. Ayan. Sige. So, start tayo sa mass of solute. So, given, we have 15 grams of calcium chloride. Okay. So, multiply natin sa molar mass niya. So, ang molar mass ng calcium chloride is 110. Okay. So, 110 grams of calcium chloride. 1 mole of calcium chloride. Okay. So, cancel, cancel. So, 15 divided by 100. Ba't 110? Okay, 100 lang pala. Sorry. Ayan, so 100. So, we will have, ayan, 0.15. Siguro tataka kayo, bakit kaya 110 yung given ni mom? 100 lang. Okay, so 100 lang yan. So, we have here 0.15 mole calcium chloride. Okay? So, ayan eh, sa mole natin. Next, solvent naman. 100 grams of water. So, 100 grams of water, kailangan natin i-convert into, very good, kilogram. So, meron tayong 1,000 grams of H2O. So, we have 1 kilogram of H2O. So, cancel, cancel. So, we will have, okay, 0.1 kilogram of H2O. Ayan. Yan na ba yun? Okay, hindi pa. So, kailangan natin compute-in yung molality niya. Pag sinabi natin molality, di ba? Mole of solute divided by kilogram of solvent. Okay, so palitan natin para mas makita. Ayan. So, mole of solute. So, your M here is equal to 0.15 mole calcium chloride
all over 0.1 kilogram H2O. Okay, so sige. You can use your calculator. Ilan siya? Okay. So that is 1.5 m. Ayan. So pwede ba natin compute-in na yung boiling point elevation? Very good. Pwede na. Ayan. Sige, anong kulay gusto nyo? Gawin nating yellow. Ayan. Sige. So, compute-in na natin to. From the given formula, I, K, B, M. Okay, substitute lang natin. Your I here is 3. 3. And your KB here is ito. Okay? So, 0.512. Tila natin dito sa table. Ano yung given na ginamit natin? Okay, 0.52 na lang gamitin natin. Kasi yun yung nasa ano? Nasa given. Ito. Ayan. Okay. So, 0.52. So, 0.52 degree over M. Times your molal is 1.5 M. Ayan. Multiply nyo lang lahat yan. Sige, multiply natin ha. Ayan. So, we have here 3 times 0.52 times 1.5. Okay. So, we will have 2.34. So, we have 2.34. Cancel muna to. Okay. Degree. Ayan. Ayan. Nakuha na natin yung boiling point elevation. Tapos na ba to? Okay, hindi pa. Very good. Kasi ang hinahanap, kailangan daw yung boiling point of a solution. So, parang nung kanina lang, di ba? From the given formula ng boiling point elevation, ito, boiling point of elevation is equal to boiling point of the solution minus boiling point of the pure solvent. So, derive lang natin, magiging TB is equal to boiling point of elevation plus boiling point of the pure substance. So, since ang given natin dito is water, alam naman natin na ang boiling point ng water is 100 degree. Okay? So, dito natin sa taas. So, TB is equal to 2.34 degree Celsius plus boiling point ng pure substance. So, we have here 102.34 degree Celsius. Is this your final answer now? Yes! So, ito na yung final answer natin. Yahoo! Na-compute na natin! Yes! Ayan! So, the boiling point of a solution is 102.34 degrees Celsius. Okay? So, ganyan lang siya. Okay, so let's have the third example. Okay? So, third example, determine the molality of a water solution if the boiling temperature is 125 degree Celsius. Okay? So, dito, ganun lang din. Kunin natin yung given. So, we have here the given. Ang given natin dito is the boiling point of the solution, di ba? So, we have here boiling point, the solution, 125 degrees Celsius, okay? We have the given water, okay? So, your KB here is ito. Wait lang, hindi makita. Ayan. So, ang gagamitin natin ngayon ay ito. Okay? And your normal boiling point ay ito. Ayan. Gagamitin natin yung dalawa yung yan. Okay? So, your KB here is 0.52 degrees Celsius M. Okay? So, given then is the boiling point of the pure solvent. Okay, kakailanganin din natin yun. Sa makikita yan, itong 100 na to.
Ito po, ayan. So we have here is equal to 100 degrees Celsius. Okay? So ano ang hahanapin natin ngayon? Kailangan nating mahanap yung molality, okay, ng water. So, syempre, kailangan natin gamitin yung formula ng boiling. Dalawang formula yung gagamitin natin. This one and this one. Okay? So, yan yung dalawang formula na gagamitin natin. So, bago na kasi natin ito masolve, itong pangalawa, ito yung equation 1, equation 2. Okay? So, bago natin masolve itong number 2 na to, ito munang number 1. Okay? So, since ang given natin is the boiling point of the solution and the boiling point of the pure solvent, so ito muna i-solve natin. Okay? First equation. Okay, so the first equation, we will have boiling point elevation is equal to, substitute lang natin, your T sub B is 125. So we have here 125 degrees Celsius, okay, minus the boiling point of the pure solvent, which is 100 degree. Okay, so we have 25 degrees Celsius. So your point of elevation here is 25 degrees Celsius, okay? So, meron na tayo, nakuha na natin yung boiling point elevation. We can now solve for the molality. Okay, using this formula. Okay? So, from here, ay sige, yellow na lang. Ayan. So, from here, substitute lang natin. Pero bago yan, kailangan natin munang i-derive yung formula ni molarity from the given equation. Okay? So, from here, kailangan natin i-derive yung M. So, magiging boiling point elevation is equal to KBM. Okay? Multiply both side by KB. Bakit, ma'am? Para makancel mo yung KB dito at matira yung M. Kasi ito yung target natin, di ba? So, therefore, your molality here is this. Okay? So, ito yung gagamitin nating formula. Okay? So, pwede ba natin isolve na? Pwede na. Okay? So, from M, substitute lang natin. So, your point elevation here is this. So, 25. So, 25 degrees Celsius all over your, asa na yun? Ito. Okay? K sub B. So, we have 0.52 degree all over M. So, don't forget to cancel the unit. So, 25 divided by 0.52. So, we will have 48.0. So, yung molarity here is 47.076 m, or we can have 47.1 or 10 m. Okay? Is this now your final answer? Yes. Kasi ang target mo lang naman is the molality. Okay? So, sa mga problem, kailangan i-analyze mo talaga siya. Okay? So, dito, since ang given is the boiling point of the solution, which is 125 degrees Celsius, tapos we also have the boiling point of the pure solvent, para makuha natin tong point of elevation, gamitin natin tong formula na to. Okay? So, minus lang natin yung boiling point of solution dito sa boiling point of pure substance. Of pure solvent, rather. Okay? So, ito yung magiging answer mo. Now, pwede mo na ngayong kuhanin yung molarity niya. Kasi meron ka ng boiling point elevation at meron kang KB.
itong case sa binato constant to ah. So titingin ka talaga dito sa table na nandito sa gilid. Okay, ito. Tapos kapag nakuha mo na to, i-derive mo na ngayon yung formula. Kung ano yung hahanapin mo. So since dito sa problem na to, ang hahanapin natin is yung molality. So na-derive na natin siya, ito yung nakuha nating formula. Tapos substitute mo lang yung given dito sa formula. Now you will have now the answer. Okay? So ganun lang siya. Kaya yan, okay? So if you have questions regarding this, comment lang kayo or mag DM lang kayo sa akin. Okay? So thank you for listening. I hope naintindihan niyo itong topic na to. Thank you ulit and God bless us all.